Hello mga ka-senior, magandang umaga po muli. Ito po uli si Mami Big. Magluluto po tayo ngayon ng ginisang munggo. Yan po. Ang ingredients po natin. Ito na po. Di ko na po ang bawang, sibuyas, kamatis. Ito po itong tinapa. Sabaw ng tinapa. Nag-ano po ako ng sabaw ng tinapa. Saka yung dahon ng ampalaya. Tapos ito po yung ating sahog, dagdag sahog, yung baboy. Napakuloan ko po muna yan at palalambutin at igigisa. Tapos ito na po yung munggo natin. Pinakuloan ko na po yan para ready na po pag-isa. Malambot na po siya. Ayan. Antabayanan nyo lang po mamaya-maya. Ayan. Tuyo na yung ating baboy. Pinalambot kasi natin muna ito bago igisa. Ayan. Brown natin para magisa siya maigil bago natin igisa yung bawang sibuyas kamatis. Sa brown natin po yan, dagdagan lang natin ng konting mantika. Dagdagan po natin ng konting mantika. Pag-browning lang po natin yung ating baboy. Okay nga po yung munggo natin, no? Parang pang-adobo na yung sahog. Masarap po yung ano, madaming sahog ang ating gulay. Kumusta po pala kayo mga ka-senior? Ayan, medyo okay-okay na po tayo. Banding-banding po kunin tayo dahil medyo matagal-tagal tayong hindi nagkakasama sa kusina. Ayan po, muli. Luto-luto na mauwi tayo. Medyo ano, mga ilang linggo po ako hindi nakapag-upload ng ano, ng video para sa YouTube. Ito po muli, umpisaan uli natin mag-video-video ng ating mga lutuin para sa ating pamilya. Ito po, masarap po itong, dahil po Biyernes ngayon, karaniwan sa ating mga Pilipino, ang gustong maging ulam pag Biyernes, yung munggo at pritong isda. Ayan po. Pwede na natin igisa yung ating bawang. Ayan po yung bawang natin. Ayan. Masarap po yung maraming bawang. Kasama nga po yung ano yung balat. Dahil nagpapadam-dam-dam-dam daw po yan. Maraming bawang. Masarap sa ginisa. Ayan, dagdag na natin yung ating sibuyas. Sarap ng amoy. Pag nagigisa, sarap ng amoy ng bawang. Bakit po kaya? Bakit sunod natin yung kamati. Madaming kamatis, masarap sa ginisa. Maraming bitado. Tipikal lang yung buko ng mga ng
ating mga kababayang Pilipino. Tapos po, gisa natin din yung ating tinapa. Ayan po, tinapa. Ayan, gisa-gisa lang natin yan. Gisa natin maigi para yung lasa niya lumabas. Ayan po. Ayan po, gisang-gisa na natin yung ating mga sahog. Ilalagay na po natin yung ating yung binabad ko po kasi yung tinapa, yung sabaw niyan, yan siyang lalagay ko. Yan ang kukuluan natin. Magsisilbing sabaw ng ating munggo. Ayan, pag nakuluan na po yan ang sto, sasali na lang natin dun sa pinalambot na munggo. Ayan po. Ayan po. Ayan, gisang-gisa na yung ating sahog ng munggo. Isasali na po natin yung ating munggo dito. Sasama na natin dito sa... Ayan. Ayan po. Pakuluan lang natin maigi to. Sunod po natin iluluto yung ating kapartner ng ating munggo. Pritong isda. Natin ang ating kawali para sa ating pritong isda. Habang yung ating munggo ay kumukulo para mailagay naman natin na yung gulay. Yung talbos ng ampalaya, yun ang pinaka favorite ko po sa munggo. Yung gulay, yung ano niya, yung talbos ng ampalaya. Masarap po yun. Ayan. Lagyan natin mantika. Initin natin yan para wag dumikit ang ating isda. Talaga pag nagluluto tayo ng ng munggo, kailangan merong isda. Yan po. At saka bakit po ang iba, pag sinabi nila pag Friday, mas masarap kumain ng munggo sa sa ating pananghalian o sa hapunan. Yun daw ang magandang ulam para sa ating pagkain pag Biyernes. Yun daw ang ewan ko bakit yung kasabihan na yan. Bakit pag Biyernes kailangan magmunggo. Ito, malapit na to. Lalagay na lang natin yung ating parang naninibago ako sa pagbablog. Nabakasyon ng ilang linggo. Ayan po. Ito lang po ang paraan ko kasi gusto ko malibang-libang. Malibang-libang. Bukod sa malibang-libang na ako, makakapagbigay ako ng konting tips sa mga hindi marunong magluto. Ayan po. Pwede po kayo mag-comment sa aming vlog dyan. Meron pong comment section dyan. Pwede po kayong mag-comment sa aking mga ginagawa. Pwede din po kayong mag-suggest. Pwede din po yun. At pwede rin po kayong mag-request. Ito po, ilagay na natin. Thank you.
yan. Tapangkin natin yan para hindi kumalitan ng kita. Ano pa daw? Mamu pa daw ulit yan kung anong lasa. Kailangan masarap ha. Ay si Daddy Big po yan. Ano, kumusta? Ano Daddy? Ah, hindi ko marinig. Ano Daddy? Ano Daddy? Kumalat. Kumalat daw. Surprise! It's a prank, hindi maalat. Masarap ang lasa. Nilagyan ko asin niya ito. Ayan po. Masaya po kami, nakapag-prank kami. Lalagyan na po namin yung gulay. Pin-prank po natin ni Miguel si Daddy Lo, Daddy Big. Ayan po. Sabi niya maaalat daw. Ang ginawa ni Miguel, nilagyan na ng asin yung sabaw ng pinatitikim niyang sabaw. Eh, ang totoo po eh, masarap naman po, tama na yung lasa, binagdagan lang niya ng asin niya. Ayan, sabi niya. Ayan, prank. It's a prank, o. Oh, di ba po? Ayan na po yung gulay. Ayan po natin yung makuluan. Ayan po. Saka natin para malantay yung gulay at pagkatapos niyan, okay na po yan. Presto, luto na siya. Pati yung lasa po niyan, okay na. Okay po. Ayan po, luto na siya. Antayin lang po natin maluto yung ating isda para sabay natin po siyang titikman at iahain sa ating lamesa. Eh siguro po hindi na maiahain sa lamesa kasi kulang po kami, hindi kami kompleto. Papakita ko na lang po ang plating ng ating ulam. Po, ito na po ang ating nalutong ulam natin pananghalian. Ito na po yung prito. Ito na po yung pritong isda. Ito na din po yung ating munggo. Binisang munggo po. Maxim, maraming sabog na baboy. Tikman na po natin. Ayan po. Tikman po natin. Ito po, kumuha tayo ng baboy. Yung baboy po niya parang pang adobo kat. Tapos po yung gulay. Ayan po. Mag-hi ka, Riker. Namimiss ka nila. Hi! Ayan po si Riker. Ito po. Tikman na natin yung ating munggo. Sarap po. Minsan sa isang linggo, pwede po tayong magmunggo mga senior, lalo na yung may mga diferensya sa uric acid. Minsan lang naman po. Minsan lang naman po tayo magmunggo isang beses sa isang linggo. Pwede naman po. Tapos meron po tayo ditong papaya, saging. Ayan po. Kaya po hindi ko na nailagay sa ating table to. Dahil hindi naman po kami magkakasabay-sabay maraming salamat po sa maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa panonood sa aking niluto ngayong tanghali yan. Maraming salamat po sa binigay ni Lord sa ating blessing na ang ating pagising is always a blessing. Yung aking mga subscribers po dyan na nag-aabag sa aking mga niluluto, maraming salamat po. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At pagpatuloy lang po natin ang ating mga gawain, tayong mga senior, yung mga exercise natin para lumalakas ang ating mga ang ating health, excuse me po. Ayan po. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa aming channel, please po subscribe at pakishare na rin ang aming mga videos at click the notification bell para sa ating mga updated na mga videos. Maraming salamat po at more blessings po sa ating lahat. Bye-bye po. Bye-bye.